Guys, tatanggalin muna natin yung mga terminals na nasa ibabaw nitong ating lithium battery. Hindi na natin gagamitin yan kasi hinangin na natin. Next thing na gagawin natin, ilaline up natin itong ating mga lithium battery. So each lithium battery is 6,000 milliamperes. So gagawin natin 18,000 milliamperes yan. So ang kailangan lang naman natin is each battery nga pala is 3.2 volts. So 3, 6, 9, 12. So gagawin natin parallel each battery tatluhan. Okay, so parallel positive. Sa lithium battery natin, kahit tinanggal na natin yung mga terminals niyan, ang positive terminal niyan is itong merong line na to. Itong horizontal line na to. Yan yung positive, so yung negative natin nasa ilalim. Tapos, gagawin natin positive lahat dito. Then yung next na tatlo, gagawin natin negative. Negative yung nasa ibabaw. Ayan. Ayan. And then, positive ulit. Then yung isa pang set ulit is negative naman. Ayan. Yan. Tapos, hindi natin pwedeng ilapag dito kasi ground yan, tiles yan. Yung may possibility dumaloy dyan ng kuryente. Kailangan natin po magpatong kahit na any plastic part na hindi dinadaluyan ng kuryente. Ayan. Tapos mga boss, pasensya na. Hindi ko napansin na full na pala yung memory ng aking cellphone nung naghihinang ako kanina. Ayan. Bigla siyang nag-cut. So, inayos natin kanina before maputol yung video. Inayos natin kanina yung battery. Nang alternately 3 na positive, 3 negative, 3 positive, 3 negative. Tapos ang ginawa ko, yung half, yan, lalagyan nyo ng connection. So makikita nyo gumamit ako ng gauge 10 na solid wire. Tapos gumawa ako ng number 8. Lahat, kailangan lahat ng terminal guys meron yung connection ha. Tapos as in talaga connected sila sa isa't isa. Pag nagawa nyo yan, yung other half naman, ganun din. Hihinangin nyo rin lahat ng terminals. Gagawa rin kayo ng parang 8 dito sa ilalim. Tapos pagdating sa ibabaw, gagawa naman kayo ng 181. So 1 dito, tapos yung nasa gitna, yung 8. Ayan yung 8. Tapos yung isang side naman yung 1. Okay, so tatandaan nyo maigi yan ha. Tapos yung 1 na yan, hinabaan ko na. Itong isang wire na to, hinabaan ko na. Ito yan. So, ito na yung magiging positive terminal ng ating battery. Ito yan. Kasi positive terminal din naman to ng ating battery talaga, diba? Tapos, yung kabilang side naman, ito. Ito naman yung negative terminal ngayon ng ating battery. Pero, hindi siya yung magiging ating body ground or negative terminal talaga. Ang ginawa ko dyan, isang diretsyong wire, papunta sa ating BMS or sa battery management system ito. Yung BMS natin may 3 terminal, B negative, P negative, at saka C negative. So yung B negative, ibig sabihin niya negative ng battery. Ito yon, negative ng ating lithium battery. Tandaan nyo, ito yan ha, yung sa 181, negative, positive, negative, positive. So itong negative part na to, yan yung sa ating BMS. Negative, B negative. Tapos, yung P negative naman o yung power side natin, ito ngayon yung magiging negative terminal natin. Negative trigger. So kumuha ako ng wire, naghinang ako dyan, tapos nilagyan ko ng clamp. Yung heavy duty na clamp, yung malakas umipit. Hindi pwede mahihinang klase ng clamp lang na ang hina ng grip. Tapos, nagbalat ako ng isa pang siguro mga 1 inch na wire. Solid wire din. Doon naman sa C negative. Yung C negative na yan guys, yan naman yung sa charging natin. Kapag mag-charge tayo, pag i-charge natin tong ating lithium battery, dito natin ikakabit yung negative terminal ng charger, tapos dito naman yung positive terminal ng charger. Okay, so tandaan nyo guys ha, tatlo lang ang terminal nitong ating BMS. B negative,
P-negative tsaka C-negative. Yung B-negative sa negative ng lithium battery. Yung P-negative yung magiging power output natin na negative. And then yung sa C-negative sa charger naman. Next, yung connection ng ano? Ito na lang, yung connection pa na natitira nitong ating BMS. Meron yan limang wire. Apat na pula. Isang block. So, unahin na natin yung nag-iisang block. Yung nag-iisang block na yan, sa negative terminal na rin ng battery natin ikakabit. Dito. Ito mismo. So, dyan na natin yan ikakabit. So, unahin na natin itong unang red wire na katabi ng black wire natin. Itong red wire na to dito. Tandaan nyo, ito yung negative terminal ngayon ng ating battery ha. Huwag nyo kakalimutan yan. So, yung ilalim niya, negative to, positive, di ba? So, dyan natin ikakabit yung wire na to. Dito. Ayan. Pwede dito, pwede rito kasi connected naman yan sa isa't isa. Okay, so since ito na yung malapit, so dito na natin siya ikakabit. Tapos, yung katabi nitong battery, di ba, ito. Isusunod na battery niyan, positive din yun nasa ilalim nito. So, doon natin ikakabit yung susunod na red wire. Yung katabing red wire. Ito. Ito. Yung katabing red wire. Kaya tandaan nyo guys, ha, kailangan magkakasunod. Itong katabing red wire na to. Dito naman. Di ba, ito kinabitan natin kanina. Itong connection niya. Yung positive naman ito, itong part na to. Ito. Ayan. So, may mga time na ilang beses nating babalik-balik ta rin yung battery. Pero tandaan nyo maigi yung ginagawa ko, guys. Dito natin kakabit yung susunod na red wire. So, asan yung susunod na red wire? Ito. Itong hinabaan ko kasi kapos. Ayan. Itong susunod na red wire, dito yan. Yan. Then last, isa na lang to. Ito na rin yung nasa pinakagilid nitong ating BMS, itong wire na to. So dito na natin ikakabit yan. Sa pinakadulo, yung positive terminal na rin ng ating battery, eto. Ayan, so dito na rin sa battery na to. Yan, so okay na yung ating BMS na install na natin. So kung medyo malito kayo, makikita nyo naman may diagram naman dito sa BMS. Kung hindi malinaw sa inyo yung sa tutorial ko kung paano yung connection ng wirings. Basta tandaan nyo yung negative, yung isa lang naman yung block dyan, negative yon. Tapos apat na red wire. Lahat ng red wire na yan, ikakabit nyo sa bawat positive din na series ng ating mga battery. Ayan, makikita nyo puro sa positive ko siya kinabit. Ayan, diba? Tapos, makikita nyo, syempre, bold na bold yung ating wire. So, kailangan natin ngayon ng cover. So, meron ako in order na battery case dapat nito. Kaso, ang tagal-tagal niyan dumating. Kailangan ko nang gumawa ng video. So, temporarily, nag-cut muna ako ng board. Tatakpan ko lang yan. Tape. Tapos, pati yung ilalim. Kailangan din matakpan. Kasi, syempre, pareho yan na live. Hindi kasi pwede madikitan to. Itong ilalim na to. Kaya lang matakpan yan. Tapos may nabibiling shrinkable na battery plastic. Battery wrap. Pwedeng gamitin yon. So ako talaga is binili yung sanang battery box kaso hindi pa dumarating. Ayan. So medyo nakuberan ko muna siya pero mamaya ako na siya babalutin. Kasi kailangan ko munang siguraduhin na maayos yung pagkakahinang ng ating battery. Ayan, so te-test muna natin kung lalabas na ba is 13 volts itong ating lithium battery. So kabit ko lang yung tester, negative terminal. And hindi sa ating positive. Ayan, makikita nyo 13.16 volts na siya. So okay yung ating connection. Tapos babalutin ko na lang to, then i-charge ko muna yung battery. Ito ngayon guys yung ating car jump starter. So bago natin siya isalpak para matest, syempre i-charge muna natin siya to make sure na full charge yung ating car jump starter. Tulad na sabi ko kanina, hindi natin gagamitin to. Ito kanya negative clamp. Kasi meron talagang dedicated na charging port yan. Ito, tong wire na inusli natin. So pwede pa siya ma-develop kasi syempre pangit nga naman yung pagkakalagay ko na may nakausli lang na wire dito. Kung may bibiling heavy duty socket, mas maganda.
Pero as of now, yan muna, temporarily. Ikabit nyo lang dyan yung ating negative terminal ng ating battery charger. Tapos, itong positive terminal doon sa kanyang clamp. Dito sa positive naman. Ayan, makikita nyo, nagkaroon na ng reading yung ating charger. Pero hindi pa yung nag-charge kasi hindi pa siya nakasaksak. Okay. Tapos, syempre, sasaksak lang natin. Tapos, magsisimula na yan mag-charge. Ayan. As of now, charging siya at 10 amperes. 55%. Fast charger naman to. So, malamang ilang minutes lang full charge na to. So, explanation nga pala mga boss, so bakit hindi pwedeng gamitin tong power side, negative terminal nitong ating car jump starter. Kasi nga nagkabit tayo ng BMS. Nakita natin, 12 pieces na battery yan. So, para maging balance ang charging ng 12 pieces na battery, kailangan dumaan sa BMS. Kapag hindi dumaan yan, yung ibang battery niyan ang mangyayari, full charge na, yung ibang battery hindi pa full charge. So, mangyayari baka mag-explode pa. Kaya kailangan talaga ng BMS. Ngayon, kung hindi natin ginamit itong charging port na to, yung C negative kanina, ayan, C negative, eto yon. Kapag di natin yung ginamit at ito yung ginamit natin, nonsense. Making nonsense ngayon yung ating BMS. Ayan, so, yung actual test nito sa ating mga sasakyan, mga boss, panoorin nyo na lang po yung video na yan. Nauna na yung video, yung actual test, before yung construction itong ating car jump starter. Panoorin nyo doon mga boss yung advantage nitong aking car jump starter kumpara doon sa mga nabibiling car jump starter in the market. Magugulat kayo sa makikita nyo sa kakayahan nitong ating car jump starter na to. Maraming maraming salamat sa panonood mga boss at kita-kita tayo sa susunod ko pang mga video.